Konnichiwa buddies. Nandito tayo ngayon sa tinatawag natin na frog marker. Ito ay isang example ng heavenly steam. And remember always that the frog always jumps to the south. Credit insights to my compare, Pare Jandy on the mix. Ayan ang frog. Tingnan natin pag nasa south ba talaga ang item. Slope type to ang terrain. Ayan siya. Diyan pansinin natin, naka-circular formation ang mga bato sa paligid. Ayan. Paikot. Ayan, hanggang dito. Ayan. So, yan si palaka. May compass na dyan mga tol. Ayan o. Ayun. 180 degrees south. Tingnan natin sa south. So, ang heavenly steam na frog always jumps to the south. Then, the wall dictates its distance toward the dig site. Tingnan natin. The wall. May wall daw eh. Black tad. Norte yan dyan na siya. Yan, wall nga eh. Pero walang elemental marker. Wall talaga. Kapadar. Pero may confirmation yan. Sa harap, automatic is the dig site. South. Yan. Sugangan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos bato, nakaslice. Parang letter I lang or letter H. Iba yan. Okay? Sa harap. West side. Ayan, may given. Metal element. Ayan siya mga tol. Oh. Ah, ayan si Frago. Okay. Sa east side naman ito. Ayan ang mga bato. Ayan, paikot to. Circular formation. So, dyan. Sana nandito lang. Ito ang spot. Okay. Klaro na. Hiniwa talaga eh. Ay, that's centering. Dito sa frog. Siya. Diyan, Kawayan, Creek. Doon, may test dig na kami. Ayan, dyan. Dito may coordinate. Yan, nag-testing na ng Japanese one. Dito siya, oh. Enter sign. Okay, test bro. Testing bro. Malapit lang to sa frog. Okay. Alam nyo na yan pag ganun ng marker. Okay, sige, thank you bro. Saka tinamaan ng mga chemicals to eh.
na iba siya. Ito. Okay. Galing dito. Andun lang si frog. Ayan ang wood element sa 135 to 15 degrees. Papunta doon sa dig site. Top view tayo. Mission. Simple talaga yan. Kapader din to dito. So dalawang pader niya eh. Dito may pader. Diyan din may pader. Yan na. Ito kurti na eh. Metal element na siya. Okay, hindi pa natin tinitest dito kasi may test dito yung ginagawa doon. Okay. Kita, pakita ko pa yung iba. Ito pa mga ibang stone formation dito. Dito tayo banda. Ito yung may dagger eh. Ayan, dagger type. Sandang kalang blade. Tapos ito 2 inches. Okay. Wow, tubig. Sa kabila naman, ayan. Ano yan? Yun na yan eh. Parang pinutula na blade. Blade ng samurai. Pero kanji to siya, badis. Ayan. Okay. Ganun. Alayin pa rin to. Diretso dun sa frag marker natin. Yung mga tropa natin. Okay. Tapos diretso tayo dito. Yun ang katumpok ng mga bato dyan. Ayan. Itong test digging natin. Black Phantom of the mix. Hey Brolic. Ingat kayo dyan sa operation. Okay. Titi. Hi Titi. Okay. Yun ang test dig natin. 1 foot na? May malaking bato? 1 foot na gini. Okay. Sumpay ra dyan. Ah, gisumpay niya. Sumpay lang ang bato na yung beacon din. Okay. Sige, tingnan natin yung mga yan. Okay. kuna natin ang ano, ang main marker. Ayan. Tabas no. Wood. Yan siya, nakatumpok na bato dyan. Okay. Something special marker na naman, no? May mata pa. Okay. Yan ang totoong porma niya. Kunan natin malayuan para maklaro, buddies. Talagang prepared sight siya dito. Tabas. Ayun, klaro. Ayan. Okay, so yun ang mga indication ng isang prepared site, buddies, you know. 1941 pa, wala pang gera. Ang history, may Japanese encampment na dito. Ayan. Okay. So ganito ang terrain. Yan, kawayan, nakaikot dyan, creek yan. Buto doon. Diyan sa Spark Creek, di nagdidiin sa dito sa
Norte. Yan, dyan ang dead end niya. Baba muna tayo. Special. Ito pa lang broken, oh. Broken slab. Hindi pa nalinis ba 'di siyan, letter D, oh, metal element. Black Phantom, hindi po pa pinalinis. Ayan. Kitang-kita broken. Code 5. Yan. Yan siya, code 5. Ay picture din di. Okay, code 5 yan. Manipis. Talagang cutted yan. Okay. 1 foot na bro, no? Oh, almost. Almost. Eh. Okay. Ito, nakatrapal na kami eh. Kasi maulan-ulan. Sige, patuloy na bro. May malaking boulder sa gitna. No? Sa gilid. Yun ang primary natin na marker. Yan. Yan. Uy, may mata. Okay. So pinapakita ko lang ang mga markers, saka ang terrain, saka ang formation ng mga bato. Puro bato bodies. Yan. May isang load pa dyan sa east side. Diretso tayo sa east. Wow. Upuan. Okay. Siya. Yan, oh. Okay. Dito, doon si Palaka. Yan, oh. Long distance. Okay, balis. Okay. Ayos. Okay. So, yun ang nagtumpok ng mga big boulders dyan. Yan, isang site natin yan dyan. Wow pa. Okay. Ito sa est. Yan, may inyog na. So sa maaga nilang pagkampo dito, buddies, 1941, wala pang giyera. Tapos ang daming hapon na pumupunta dito ayon sa Living Witness. Kaya matindi ang setup nila. Yan, prepared na prepared ang site. Yan, creek na yan dyan. Yan. Tapos nakapader na. At naka-private property. Ito, dead end to na marker. Okay. Nakapader na tayo. Si private property. No trespassing. Yan. Yan siya. Okay. Importante private property. Ang project natin nasa private property para safety. Yan, lumakawayan yan dyan. Okay. So dito pa galing dun sa fulcrum point or benchmarker natin, number one fulcrum point, may rabbit mark, may rabbit na bato dyan eh, rabbit formation. Yan o. Okay, pag dun ka, nakalas 12 yon, sa 2 to 5, ay may mga nakatingin sa iyong mga mata. Ayan. Ayan, Maris. Ito siya. Saka yan.
tapang. Isa. Eh. Sa taas. Mayroon nakaukit. Na nasa 135 degrees. Isang earthly branches. Holy best. Sabila niya. West side. Balik tayo east side. Ayun. Ayan siya. Okay. Thank you for watching, buddies. And hopefully, may natutunan kayo. Yan ang pag-survey. Titingnan ang lahat ng mga bato dahil ang lahat ng mga bato ay coordinated sa treasure burial layout ng mga Japanese treasure na naka-design at ginawa talaga ang design ng engineering battalion. So, ayan siya. Bansay, buddies!